Hello guys! Balik na naman tayo sa ating vlog. Ito na ang ika-apat na installment ng ating pagbisita sa Denmark. Ngayon naman, ipapakita ko sa inyo ang tinatawag na caravan. Alam niyo po ba, itong caravan ay isa sa bahagi ng lifestyle ng mga Australiano. At masasabi ko nga po na siguro talagang ang lifestyle, ang kultura ay naaayon din naman talaga sa lugar sapagkat sa napakalawak ng lugar ng Australia, isa sa talagang kinagigiliwan ng mga Australiano ay ang pagkakaroon ng caravan. Alam niyo po ba yon, yung dito, kagaya ng pinapakita ko sa inyo, kita niyo naman, sasakyan na naandyan ang lahat. Nandyan ang tulugan, nandyan ang kusina, nandyan ang lahat. May TV, yan, ano pa ba? May bed. At alam niyo po ba na mga Australiano, magbabakasyon ang mga yan, magpa-file ang mga yan ng leave sa trabaho, isang taon para lamang mag-caravan. Yun namang iba, pinagbibili talaga yung kanilang bahay para lamang tumira na lamang sa caravan na ganito. Pero syempre, yung iba naman, edi ika nga po ay bahagi ng kanilang pagbabakasyon at pagbibigay ng panahon sa kanilang sarili at pamilya. Kita nyo naman, ito pong caravan na pinapakita ko sa inyo ay caravan ni na Tita Ria. Sabi ko nga sa kanya ay, ariga po'y nagana pa. Ba, talagang ipinakita sa akin lahat. Okay na okay pa yan, Father. Kaya naman may lamesa. At ang kasya daw po dito ay kasya ang hanggang apat. Siyempre, may, kita nyo ba yan, may higaan sa taas. Yan daw pong upuan ay pwedeng ibaba. At kita nyo naman, oh, kompletong-kompleto talaga. At sabi ko nga po, sana bago ako maalis dito sa Australia, bago ulit ako bumalik ng Pilipinas, kung kailanman, ay maranasan ko ang caravanning sapagkat gustong-gusto ko talagang ma-experience yung going from one state to another at kung saan ay titigil ka, kung saan ka aabutin ng dilim, doon ka magluluto, tapos gising ka ulit ng umaga, drive ka ulit. Nakakapagod, pero ito yung experience na talagang makikita mong iba't ibang lugar. Hindi ka na itatali sa isang lugar. Parang pakiramdam mo, very free ka. Wala kang ibang inaalaala sa buhay. Pero ito nga po ang maganda dito sapagkat matututo kang maging minimalist. Bakit po minimalist? Sapagkat dadalhin mo lamang ang kinakailangan at hindi yung madaming mga bagay-bagay. Ito sinasabi dito na yun daw kanilang sasakyan ay medyo chinacharge din nila ng konti para lamang mapanatiling tumatakbo. Yan, o, continuous going para hindi masira yung mga battery. Ayan, at meron pa nga pong mga taguan dito sa labas. Ayan, pinapakita sa akin. At alam nyo ba na may CR nga din to sa loob? At nasa sa likod niyan, tinatanggal din at itinatapon. Siyempre naman, alam namang iwanan doon. At ito na nga po ang isang caravanning na pinapangarap ko din pagdating ng tamang panahon. Siya hanggang sa muli, subaybay niyo po ang next video ko. Bye-bye!